Pakita ko po sa inyo, ayan o. Daing biberito at saka manok. Bakod na yun. Kaya may mga paikot ng bahay na yun. Ito po yung 6,000 square meter. Kabilang barrio na po ito. So yan mga katongs. Bali, yan, nakadalawang pitong mga po sila. Yun. Tapos, bali, may iwanan po si Greg, si Bentong, si Dingdong, si Bato. Ako po, magpapataba ng punlaan doon kay Boss Romy. Uwi po muna ako. Hanggang dito po yung kay Boss Miley na ito. 6,000 square meter yan. Itong may puno mangga nito hanggang doon sa may Miguel na Arsada. Bali, barangay Norte na po ito. Hindi na po ito sur. So, yan. Bali, uwi po na. Uwi na po ako. Babalikan ko na lang po sila mamaya. Po mga katongs, bali pupunta ko po dito yung punlaan, yung mga punlaan, titignan ko yung nilinang ko kahapon kung natuyo para sa ganun tumindig yung putik. Tapos mamaya dadaanan ko yung punlaan dito kay Bustromi.
Ano, tuyo. So, tignan ko yung binhi dito. Tubo na. Tubo na. Ito po yung binhi namin dun sa dalawang banos. So mamaya ko na po ibubuhos yung sa hapon para bukas. Ganun po kami magpatubo ng binhi. So hapon, binubuhos po namin sa loon at tinatakpan para hindi ganong mag-init. So ngayon, patatabaan ko po yung kunlaan namin dito kay Boss Romy. Dinalaw na po ni Bato kanina yung kan, yung punla, yung kataba rito. Hindi ko naiwan sa lilim. So ayan po mga katongs. Lalagay po ako ng kataba dito sa punlaan. Ako. Bali pang 8 araw na po ito eh. Yung kay Boss Romy. Yan. Tuyo pala eh. Ha. Kahapon may tubig to. Tubigan natin. So, yan po mga katongs. Bali, dinadagdagan ko na lang po ng tubig. Mababa pala yung pagkatasa ko kahapon eh. Ayan, lumitaw tuloy yung gawing taas dito. Pero konting tubig na lang ho. Nung malagyan ko na ng pataba. Pagka nalagyan ko po ng pataba to, bubulas na to. Mali. Magpapataba na nga po ako dito sa punlaan. Ayan, pwede na. Karoon na ng tubig yung mga pantok. Sidekick, silatak. Ayan po mga katongs yung pataba namin. Na ginagamit, biking. Biking na urea, yung pino.
Ayun so, mga katong, nakaka-isang karga na po ako. Pwede yung panlapon na ito 22 days maturity date nun pwede na panlipat tanim yung iba 18 days lang, 20 days ganun. Depende po yan sa variety. Pero mas maganda hanggat batay po na nangyayitatanim magandang bumuna. So yan po mga katongs, pahinga lang po kami ni Latak dahil natapos na. So lumilim muna kami dito sa Laon, pakita ko po sa inyo. Ayan o, daing bibirito at saka manok. Gaganda ng lahi ng manok niya, lalaki o yung native na manok. Tapos yung mga bibi, kadami. So iba talaga kasi pagka nasa bukid ka, kahit anong mga klaseng hayop pwede mong alagaan.
Hindi ka mukha sa ibang lugar. Hindi ka makapag-alaga ng hayop. So, dinadagdagan ko lang po ng konti yung tubig kasi medyo mababo pa. Pero tapos na po kami magsabog ng pataba. Ayan. So, ayos na ayos po yung pagkasabog ko. Then, sa palipas lang po ako ng mga 6 days o 5 days, sasabugan ko po uli ng konti yung tira namin. Para bumulas ka agad. Pampaho ang tanim yan eh. Ang tanim po niyan nakakuha 25 or 26 yan. Binhi po namin na yan 480. Bali 80 days lang po yan sa ngayong season tag-ulan. Sa tag-araw po matagal po, inaabot ng 100 days. Pero ngayon tag-ulan, mabilis po yan. Yung 480 na variety. Kaya medyo nagpahuli kami rito kasi mauuna kami ng malayong agwat sa aming katabi. Bali, ang kwan lang po namin na binhi. Karaniwan po kasing binhi ngayon, 80 kilos na inbreed variety sa 1 hectare. 80 kilos lang po yun. Kaya yan, nasa 160 kilos yung 2 hektarya namin yan. Pagkao tanim tao, pero pag summer season po, yung taga-araw na tinatawag, ay karaniwan nung binhi nun, 3 bulto o 120. Yan, nagdadagdag ng isa kasi lalo na pagkasabog tanim o yung tinatawag na direct. Bali 120 kilos po ang ginagawang binhi sa 1 hectare. Magkaiba ho kasi ang lalo kahit sa pataba, magkaiba ho ang gamit. Wala niya ngayong tagulan, naglalaylo po kami ng gamit sa urea. Ang nilalagay po namin puro D6 at saka 14. Kasi urea ho, pampadahon ho ng kwan yun. Mahirap naman ho magdahon ng maging madahon yung palay mo ngayong tagulan. Takaw dapain. So ayan po mga katong, suwi na po kami. Then kakain lang po kami nilatang ng tanghalian at pupuntahan ko na din po yung apat doon. Bali dadalang ko na lang din po sila ng tanghalian doon. Sabi nila merienda na lang daw eh, busog pa raw sila. Pero titignan ko. Kuan lang, mabilis lang, saglit lang ho nilang tapusin yun kasi kuan lang yun, 6 na pitak na maliliit. 0.6 lang po yung kalahating hektarya mahigit. So tara, latak. So pwede na ho siguro yung ganito, yung tubig. Baka sumobra naman. Total, umuulan naman din minsan. Kaya okay na to. Yan, dito nga po pala nagsabog ng pang suso si Bentong kahapon. Dahil pinatubigyan ko, marahil lumilit ako na suso. Let's go, latak! So yan mga katongs. At maraming salamat.